Hello! Kumusta kayong lahat mga kaibigan? Buti kayong kalagaya. Nandito na naman tayo sa bundok. Kakain na naman. Tanghali na naman. So, shout out po sa inyong mga kaibigan. Shout out po sa aking mga kaibigang farmers. Ha? Sa ating mga kaibigang frontliners. Sa ating mga kasundaluhan. Uy, langaw ka! Shoutout ako dito eh. At siyempre sa ating mga doctor, nurse. Sa ating mga architect, engineer. Siyempre natapon ang sabaw. Wala tayong magagawa. At shoutout din sa ating Prime Minister. Listen long. Good afternoon, sir. Kakain tayo. And to our beloved Tatay Bigong. My God, sumangapin lang. Shout out sa'yo. Tatay Big. Our beloved President of the Republic of the Philippines. No other than the handsome guy. My tatay, our friends, our savior, Sir Doc Rodrigo Tok-tok-tok. Roa Duterte. Arot sa'yo. So, kakain po tayo mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa bundok. At walang katao-tao-tao rito. Tayo lang maingay. Siyempre ang ating pagkain, walang iba. Ha? Ang naninilaw na kanin. At nangangamoy. Crispy. Hindi po crispy pata. Crispy chicken. So, chicken biryani po tayo ngayon mga kaibigan. So, let's eat. Ano mo tanang kape? Itong pagulas. Maliwanag. Madilim yung camera. Yun o. Salamat po at siya. Yeah, ano yan? Ayan, ayan na! Inantok ang aking camera. Nagugutom yata itong camera ko ah. Yan ka lang tol, yan, yan. Kunting tiis lang. 30 minutes lang naman eh. Gumanon yung ano, yung tripod ko eh. Hindi kasi nakasentro itong ano ko, tripod. Yan, yan. Yun. Yun, tuloy po ang kainan mga kaibigan. So ngayon po ay Thursday po ng tanghali. January 21. Siyempre shout out sa ating mga kaibigan na lalaging nanonood kay Sir PJ Katapang. Sir PJ Katapang, yung ating Batanggin yung vlogger. Kay Renz TV. Sir Renz TV. Kay Ma'am April. April Lawats TV. TV view. TV Bob. Dog. TV, TV Bob.
Hey! Anong ingay ninyo? Alam namin niya, may makina yan. Nagkarurot pa eh. Iingay lang. So, ngayon pong araw ay maaraw, siyempre. At lalong gumaganda ang panahon. Hindi naman po ibig sabihin pag umulan ay masama, hindi po. Mahangin lang. Gusto kong kumain dito kasi mahangin, tahimik, presko. At least pansamantala, may lalayo ako sa stress kong trabaho. Ha? Tsaka sa office malamig. So, hindi ako nagtatagal sa malamig na lugar. Pang ano ako, tropical. In short, barok. Bang probinsya lang. So, sa hindi po nakakaalam, ako po isang Ilocano, mga kaibigan, na imbag na aldaw tayo amin, kakapsat. Mangan tayo. Mangan kayo matitan, ha? Pagsita tayo ti manok. Manok ngayon prito, kan... Ano ti Ilocano ti kong? Kalimutan ko na yung Ilocano ng dilaw na kanin. Dilaw, yelo, maninilaw. Totoo lang, hindi ko alam na Ilocano ng dilaw. Yelo, yelo ice naman yun. Yelo, kulay, English. Ano isipin nyo? Kain naman tayo. So, nandito pa ako sa Singapore, mga kaibigan. So, hindi po nakakaalam. Dito ako sa Yishun. Hey, langgam! O, sa'yo na isang butil. Ang buhatin mo. Hindi mo sa inyong bahay. So ngayon po mga kaibigan, hindi pa ako makakapag-vlog sa office. Alam nyo naman, confidential pa yung project. Hindi pwede makita sa publiko. Baka magalit si Amo eh. Mamulta pa tayo. Papakita ko na lang pag ano, medyo patapos na. Makikita nyo rin yung mga pinaghihirapan namin sa office. Yung mga pinagpupuyatan. Makikita nyo. Sa pusang kondo. Simple. Kondo yung project namin. So, yun, stress na stress pa ako dun sa project na yun. So, dahil stress tayo, daanin natin sa pagkain. Yeah? Kung na-stress kayo, huwag kayong magmumukmuk. Huwag kayong gagawa ng masama sa sarili ninyo. Kay maninigarilyo. Minum mo lang kayo ng ano, mga wine. Wine maganda sa katawan yun, sa puso maganda. Wine. Red wine. Yun yung pinakamainam, red wine. Sarap.
Meron pala akong fish here. Baka naman, Butex. Pati-deliver ka naman sa ano dito, truck. Gilaw pati ipin. So, shout out po sa aking mga anak, kay Junior at kay CK at sa aking asawa Michelle. Wala po silang YouTube channel, si ano lang, si Bunso lang. Kay Bunso yung YouTube channel na Among Us Baby Burger Kolobong. Sarap kumain dito, para kang nasa bukid. Ganda ng sound niya. Natural. Nature nga eh. Sariwang hangin, hindi aircon, ha, di ba? Solar pa, di ba? Yung sounds mo, hindi recorded. Natural. Tumutunog. Ang ibon. Marinig mo yung mga huni ng mga ibon, mga dahon. Mga naglalaglag ang mga dahon, naglalaglag na pupunta sa aking pagkain eh. Ba, 13 minutes na, hindi pa ako nakakalahati ah. Puro kasi daldal. Yeah. Ang pagkain po mga kaibigan, hindi po minamadali. Hindi po minamadali ang pagkain, kaya bigyan nyo po ng pagkakataong dumaan sa inyong mga labi, sa inyong mga ngipin, ang inyong mga pagkain, ha? Huwag kayong magsusubo, lulunok. Hindi. Subo kayo, nguyain nyo. Para pag lumabas, suwabe. Kapag kumain kayo, hindi nyo nilunok. Ano mangyayari? Constipated kayo. It will come out little by little. Hirap nun. Saka sa loob ng tiyan, wala pong ano dun, wala pong ipin sa loob. Nandito. Bago nulunukin, dapat nag-grind mo na. Para pagdating sa bituka, sa may tiyan, sa may stomach, doon na siya mag-mimix ng mga chemical. Ano ba yung chemical na pangtunaw? Tinutunaw doon sa tiyan. Para maabsorb yung mga nutrients. Kapag hindi mo ninuyap at nilunok mo agad, pagdating sa tiyan, doon pa lang magmimix. Doon pa lang itachap. Kaya tumatagal. Kaya minsan sinasabi nyo, 3 araw na akong dito matay.
Ay, sorry ha. Nagbabawas pala. Kasi nga, mali ka eh. Yung proseso mo ng pagkain, mali. Hindi mo gringain bago kainin. Imagine mo ganyan ha. Lulunukin mo, ang hirap, di ba? Kung nahihirapan kang ipasok na hindi mo ginuyang. Ganun din, mahirapan din siya lumabas na ano, solid. O kaya, subukan mo kayang pasok yung patuloy sa bet mo. Tignan natin kung imagine mo yung bato solid, di ba? Ibig sabihin, pag solid yung kinain mo, mahirapan siyang lumabas na solid din. Yun yung ibig kong sabihin. Magkikinig ka, ayoko na nga, uwi na ako. Pink. Kuha ko na naman yung basahan ko sa bahay. Ambot. Istiyawa. Bakit mo bing? Ito masarap po kumain dito, no? Nakaka-enjoy. Salamat po at sinamahan niyo ako. At dahil sinamahan niyo po ako dito, mga kaibigan. Sa ayaw man at gusto mo, ha? Pupuntahan kita sa bahay ninyo. Pupuntahan kita sa bahay ninyo, haluhugin ko ang inyong kusina. Naghahanap ako doon ng curry. Naghahanap ako doon ng patis. Ano, toyo na lang, toyo. Tsaka kanin tutong. Masaya na ako. Nakalugduhin ko ang inyong bahay. Ang oras na. Bah, launa na. 18 minutes na ako nang kumakain. Kailangan pag kumain ka, may mindfulness. Mindfulness. Kailangan pag kumakain ka, nakatutok, nakapokus yung attention mo sa iyong sa iyong kinakain. Kasi yung pagkain meron niyang memory. May memory yan. Kaya ngayon korte ng manok ganyan eh. Memory. Yung memory na yan nakalagay dyan yung mga nutrients, yung mga chemical, mga injection na kinain ng manok, yung mga fertilizer, yung panang spray sa mga gulay. So nandun na po lahat. So may chemical na nakapaloob sa mga pagkain na to. Hindi man po natin nakikita. Meron siyang mga small amount content na hindi natin napapansin. Hindi natin napapansin kung ano yung chemical na yun. Pero meron yan maliliit. At yung maliliit na yan, maiipon yan sa loob ng ating katawan. I-absorb na ang bitukan natin yan. Pupunta sa ating mga laman-laman. At
pagdating ng araw, pagdating ng 2 taon, 5 taon, 10 taon, yung maliliit na amount na sinabi ko kanina, you will see them in 10 years time. Yung epekto. Hindi mo mararamdaman yun. No, never. Unless na over, ano na, overdose yung chemical na ipapaloob, napaloob. Maaraw nga. Ano po, maaraw. So, kung ano pa yung kinakain yung mga kaibigan, yun po yung ikaw. So, itong kinakain kong manok ngayon, pag kinain ko yan, nilinok ko in 2 hours time, 3 times, 4 hours, magiging magiging human being. Di ba ang galing? Manok, in 4 hours time, magiging human being. So ganyan po kagaling ang inyong katawan. Kinukumbert niya yung manok into human being after 4 hours. Diba? Yung gulay ginain mo after 4 hours magiging human being. Magiging ikaw. Alam mo, naririnig ko karamihan na nagsasabi, sabi nila na ang buhay daw nila ay ang buhay daw nila yung kanilang boyfriend, ang kanilang mga asawa, ang buhay daw nila yung kanilang mga anak. Yun po yung wala pong masama doon. Yun po yung nararamdaman ninyo. Madalas nung naririnig sa iba, sinasabi nyo na rin sa inyong sarili, my life, my everything, tama nga naman sila. Naghirap sila ng ilang taon, bumili ng bahay, ng kotse. Siyempre sasabihin mo, my life, my everything. Yan. Tama kayo? Tama po kayo. 30 minutes na. 24. So, ang katotohanan po mga kaibigan, life life is this one. This is life. Life is not your jowa, not your boyfriend or girlfriend, not your spouse, not your mother, not your son or daughter. Life is here, happening here. Life is happening within you, you. Not outside of you. Mutulo ng laway ko, ay laway. Awis ko ah.
Sarap po kumain mga kaibigan ng kumakain, nagkukwento ko. Kwento ko mag-isa. So, ganito po talaga ang pagbablog. Para ka lang tanga, di ba? So, una lang yun. Pero pag naging habit mo na, na-immune ka na, hindi mo alam. May isa ka ng buruin mo kanina, biruin mo kanina, kabundok. Ngayon kukunti na lang. Dumaan na yung araw dito. Kanina walang araw, nandito na. Mamaya hindi mo mamalayan. Alas 6 na pala. Dinner na pala. Siyempre mag shout out tayo sa ating mga kaibigan. Kay Sir Eddie B. Rocks. Yan. Kay Ma'am Ma'am Jo Kitchen. Kitchen vlog ba yan? Kalimutan ko na. Ang matatandaan ko lang kasi yung mga pagkain niluluto, nasasarap. Nakalimutan ko na yung nagluto. Pasensya po ha, Ma'am Jo Kitchen, shout out sa'yo. Kay Ma'am nasa ano siya, nasa German siya, nasa Germany, oh. Nakalimutan ko pangalan, eh. Pasensya na. Zambalenya ba yan? Zambalenya in Germany. Kay Ma'am April Lawats. Lawats ba? Lakpat siya. Lawat. Shout out sa'yo, Ma'am. Kay Ma'am Tina. Tina hindi ko ma-pronounce yung Taris. Basta Ma'am Tina. Lang ko nanonood ka. Shout out sa'yo. Okay, salamat po sa mga ano, salamat po, narating nyo po yung dulo ng aking video. Pero hindi pa po nagtatapos ngayon. Meron pa po 30 minutes. Tama na. Awat. Yun. So kung hindi na po kaya ng inyong tiyan, huwag nyo nang pilitin mo. Huwag nyo na siyang pipilitin para hindi po ma-stress yung tiyan nyo. At ayun po sa pag-aaral. Tuloy ko ba yung kwento? 30 minutes na eh. Ayun po sa pag-aaral, ha? Ang pagkain po ng sobra, hindi po makabuti sa inyong katawan. Meron lang pong maximum amount o tama, meron lang pong maximum amount na dapat nyong kainin within one meal. Pag sumobra po yung kinain ninyo. Pag sumobra po yung kinain ninyo,
ibig sabihin, matakaw ka. Yun lang yun. Matakaw ka, sinobrahan mo eh. Hindi porke maraming pagkain, kakainin mo lahat. No. Kailangan isipin mo na may bukas. May bukas, may lechon din. May bukas, may fried chicken. So salamat po sa inyong pagsama mga kaibigan. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Ako ay nag-iwan ng isang magandang tanghali sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. The best gift that you can give to your family, to yourself, is a healthy you. Cheers.